Ano yung pinaka-strategy mo nung nagsisimula ka? Siyempre, nagsisimula, wala. Sobrang complicated ang strategy. Okay. Sa'yo, na consistently profitable ka, pero simple lang yung strategy. Sitting mo, ano yung difference? Okay. Paano ba maging consistently profitable? Grabe, pag narinig ko yung pangalan ni Coach Kares, yun talaga yung pinaka-naisip ko. Dahil isa siya sa pinaka-consistent talaga ng mga forex traders dito sa Pilipinas. Wow. So maraming salamat Coach Kares for being here. Thank you din Coach. Interview lang natin si Coach Kares. Paano ba siya nagsimula? And kung ano yung journey niya. And syempre kung paano niya na-hit yung mga life goals niya. Ready ka na? Ready. Tara, let's go! So Coach Kares, paano ka nagsimula ng forex trading? Saan ba siya unang na-discover? Okay. Alam nyo, guys, Coach, na-discover ko ang forex trading sa work ko talaga. I started as forex trader sa bank, pero ang hawak ko is local currency lang, which is dollar peso. And for mga 3-4 years na ako sa bank that time, Coach, and sobrang curious na ako sa trading. Yung gusto ko magkaroon na ng indicators, gusto ko magbasa pa ng charts. Kasi before, rates lang yung binibigay sa akin sa banko eh. Sabi ko, paano ba nangyayari yun? Bakit tumataas? Bakit bumababa? So, ang ginawa ko, Coach, nag-YouTube ako before. Pero parang kulang pa rin. Naghahanap pa rin ako ng knowledge or community na makakapagpag-grow sa akin at sa knowledge ko. And thanks to Coach Job, noong 2020, na-discover ko ang TMT. Or Forex Limitless Academy. Forex Limitless Academy. Forex Limitless Academy pa nun eh. At nag-enroll ako nun. Grabe, sobrang solid nung course na yun. Nung 2020 pa lang, ang dami kong natutunan, Coach. Talagang sulit yung oras na nilaan ko. Kasi mas nag-grow ako. Ang dami kong nakuhang knowledge na nag-grow ko pa ngayon. And alam mo ba, Coach, nung nag-modules na ako sa FXLA or yung Forex Limitless Academy. Yung pa yun nun. Bakit hindi ko ituloy? And as time goes by, talagang naging profitable ako. Kahit pa konti-konti. Kahit $50 lang yung capital ko nun. Then, $50, Coach. Tapos, napapalaki natin. And then, nagto $200 na. And dinadagdagan ko na lang from time to time para mas maganda yung lot size natin. So, paano pala nangyari yung Coach Kares? Kasi yung mga ibang students, kapag maliit lang yung income nila, parang ano sila eh, na... Nalulungkot, no? Parang nalulungkot or parang naging impatient. Parang ito lang ba talaga income ko? Parang, ano ba yan? Parang gusto ko mas malaki agad. So, paano ka nakastay dun sa kailangan maging patient ako? Basta consistent, ang importante. Mm-hmm. Ang importante, kinocompound yung pera. Paano ka nakastay sa ganung mindset? Well, umpisa pa lang, Coach. Talagang... sinasa puso ko yung sinasabi mo sa modules na habulin yung knowledge. Okay. I-enhance pa yung skills. Kasi as you go along, dun magkakaroon ng profit. Sa umpisa talaga, guys, i-develop mo pa yung skills mo. Maging patient ka pa. Ang habulin mo ngayon ay yung number of pips. Okay? Huwag mong titingnan agad yung profit mo or yung gain mong dollars. Halimbawa, mag-gain ka, Coach, ng $2-3. Nung panahon ko na 0.01 lot size ako, Coach, sobrang saya ko na. Kasi alam ko na effective yung mga inaral ko. Yes, So sana ilagay nyo rin sa mindset nyo na kahit maliit yung profit na nakukuha nyo, okay lang yon. As long as you are growing and marami kayong nakukuhang pips, panalo na yon. Very important talaga risk management, no, Coach? Yes. Parang pag nag-demo ka kasi, 100K yung demo account mo. Siyempre, lalaki na income mo, $200, $7. Kasi wala silang pakialam sa lot size eh. Tapos biglang nag $200 ka na capital, tapos mga income mo, $2, $3. Parang naging impatient yung iba, di ba? Grabe yun. Late naman na ito, parang ganun, di ba? Kaya ko itong kitain sa labas eh. Pero hindi na nakikita yung long-term effect na, katulad nga sinabi mo, nahuhon yung skills mo, tapos at the same time, nagko-compound talaga yung pera mo. Yes, totoo yun. Ayun. Kaya guys, sa umpisa pa lang, Coach, talagang napaka-importante na kahit sa demo pa lang, gamitin mo na yung lot size na gagamitin mo rin sa live account. Para dun pa lang, masanay ka na yun yung losses mo, yun yung gains mo, and yun nga, para... mas ma-enhance mo pa yung forex trading skills mo. Yes. So, Coach Kares, nung nagsisimula ka, ano yung pinaka-strategy mo nung nagsisimula ka? Siyempre, nagsisimula. Wala. Wala. Wala akong naging strategy nung una. Kasi nga, nagsa-strategy hopping ako. Pero, when I found out yung strategy natin, nag-stick ako doon. And, para sa akin, alam ko sa sarili ko, mas gumaling pa ako sa technical analysis ngayon. And, talagang with our strategy, Coach, nahihit talaga yung take profit ko. And, minsan,
maganda rin yung risk management ko. Minsan 1:2 risk-reward ratio. And maganda yung placement ng stop loss and take profit. Okay. So for me, effective talaga yung strategy natin. Galing. So para sa mga hindi nakakaalam, i-run through mo nga sila ng ano, ng kunyari, okay, upo ka ngayon, magte-trade ka. Ano yung mga una mong gagawin? Punta ka ba sa gantong currency? Maglalagay ka ba ng gantong indicator? Maghahanap ka ba ng gantong candlestick? Ano yung mga ginagawa mo pagka-upo mo at magte-trade ka na? Okay. So, yung pinaka-routine ko dyan, Coach. Ayan, umpisa ko sa forexfactory.com. So, sa Forex Factory, Coach, doon natin makikita if merong mga news, yung mga high-impact news na posibleng maka-apekto sa trade mo. So, if you're a newbie, magandang iwasan mo muna itong mga high-impact news kasi pwedeng ma-invalidate yung mga analysis mo. So, the next step na ginagawa ko is, dahil nga umaga ako nagtitrade, naghahanap ako ng pairs na mga AUD, mga AUD pairs, mga JPY pairs. And then, I start to analyze them sa daily time frame, down to H4. Lagay ako ng setup doon. Lagay ako trend lines and support and resistance. And from there, hintayin ko na lang kung kailan ako papasok. Pwede rin ako maglagay ng mga pending orders, Coach. Pero yun nga, minsan may mga pagkakataon na wala akong makita. Hinahayaan ko lang. Kasi alam ko may ibang araw na doon tayo makakahanap ng magandang opportunity. Nung nasabi mo sa akin, very simple lang yung ano mo, no? Very simple lang yung strategy mo, Coach. Bakit kaya yung iba, no, parang gusto nila sobrang technical, ay sobrang advanced ang strategy nila, pero hindi nila na-hit yung take profit nila. Sa tingin mo, ano yung pagkakaiba ng someone na sobrang daming alam, sobrang complicated ng strategy, sa'yo na consistently profitable ka, pero simple lang yung strategy. Sa tingin mo, ano yung difference? Okay. So, tingin ko lang naman, siguro na-overwhelm sila, Coach, siguro eh. Na parang hinahalo-halo yung knowledge. Halimbawa, narinig niya, ay, ito magaling. Tapos may nabasa pa kung ano-anong napapanood. To the point na nahahalo-halo na yung knowledge. Tama. Parang wala ka nang nagagawang strategy talaga. Nangyayari strategy hopping na yun eh. Tapos sahaluan mo pa ng kung ano-ano talaga. Nangyayari, wala talaga. So for me, Coach, maganda rin na mag-stick tayo sa strategy. Develop mo lang through time. Pero huwag kang papalit-palit agad. So Coach Chris, dumating na ba sa point na gusto mo nang mag-quit? Oh, Coach. Na-burnout, alam mo bakit, Coach? Bakit? Na-broken heart ako eh. Pero nagpahinga lang ako sandali nun. Mga 1 to 2 months, sabi ko, I'm not mentally ready to check the charts. Parang masyado ako malungkot to check the charts. Baka pag nagkaroon ng losses due to what I am feeling, edi lalong wala. So sabi ko, bakit ko ba ititigil yung Forex, di ba? So tinuloy ko lang din. Kasi gusto ko talaga yung ginagawa ko. Correct. So, broken-hearted ulit. Nako. So, in short, pag hindi ka talaga mentally or emotionally stable, kumbaga, chill ka muna. Tama. Diba? Kasi baka pag natalo ka, sisihin mo yung sarili mo, feeling mo hindi ka magaling. Malulungkot ka lang lalo. Lalo ka magkukwit. Yes, diba? Tama. So, ganun nga. And ano pala, Coach Chris, mas share mo sa mga tao na nanonood na gustong itry mag-forex trading? Okay. So, sa mga gustong magsimula pa lang ng forex trading, alam mo, simulan mo talaga. Mag-aral ka, alamin mo yung basics, okay? And take time na mag-aral ng forex. Kasi alam mo, hindi naman overnight, alam mo agad lahat eh. Oo, mapapanood mo dito sa YouTube. Marami kang makikita kung ano-ano. Pero kung mapanood mo man yan, hindi overnight, alam mo agad. Parang in 1 week, hindi mo agad makukuha yun. Talagang it takes time, it takes consistency and discipline para ma-develop yung skills mo sa forex trading. And para sa akin, napakagandang skill na to na matutunan. Kasi for me, this is lifetime. And correct. Anytime naman, makakapag-check ka ng charts. Nasaan ka mang parte ng mundo, makakapag-check ka ng charts. Make yourself profitable sa pag-aaral ng forex. So yun. So tama, no? Kumbaga, yung forex skill yan. Mm-hmm. So if meron ka yan, lifetime, nasa iyo yan. Tama. Diba? So, okay, masyadong madali mag-invest sa forex or kung saan-saan, pero walang knowledge. Very important talaga may knowledge ka muna. Yes. And then kahit anong pera dumating sa'yo, kahit anong pera yung maging capital mo, kaya at kaya mong palaguin yan. Kahit 100 yan, or $100,000 yan, or kahit million pa yan. Okay, so thank you so much, Coach Chris, for being here. Thank you, Coach Rob. Salamat ng madami. So sa mga na-broken-hearted dyan, ako, yan si Coach Chris. Tapos isa pa, yan, si Brian. Pwede mo panoorin yan. So if you want to know more about forex trading, yan, click mo lang yung link dyan sa baba. Sign up ka lang dyan sa free training na yan. Thank you so much for being here. Thank you for watching. See you sa next video. Bye-bye! Bye!